Hindi magpapayag yung Amerika, pati yung mga Japanese. Siyempre, sasaklulo yan sa atin. Lalo't natunugan nila na baka may hand dito sa mga so-called plot against the president, yung China. Magandang balita, mga kababayan. Ano yan, Anya Mr. Maravillas, na good news mo? O, nagbigay po yung Japan ng 235 million defense aid sa Pilipinas. Bumisita po sa atin yung Japanese Prime Minister, si Fumio Kishida. O, yan po. Philippine-Japan to start talk on sharing military training operations. Kishida visit important for Philippine defense system, sabi ng isang political analyst, lalo na po dito sa West Philippine Sea. Kaya naman niya pala, Mr. Maravillas, may mga grupo na nagpaplanong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong. Gusto daw pong ikunita, sabi ni General Browner, pag napatalsik po yung ating Pangulo, siyempre yan titikover po si Indahit. Di ba? Masaya niyan si Xi Jinping. Alams na this. Yun ang binulgar po kapo ni General Browner. Yan o. Browner, PBBM balak patalsikin ng ilang dating Armed Forces officer. Hindi mapakali po kasi yung China. Kailangan kalyado nila yung umupo. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ini-engage niya yung Amerika, yung Japan, yung South Korea, yung Australia, yung European Union. Sa issue po ng ating West Philippine Sea. Kaya nagmamadali yung mga nag-uusap-usap na yung mga members ng bandang The Platters. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Pero despite the reports of coup plot, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, relax lang po. Tiwala naman siya sa kakayanan ng ating armed forces. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, binawi ng Congress sa pamumuno ng pinsan na si Martin Romualdez, yung confidential fans. Malamang may may relasyon po doon. Natunugan siguro. Pero wala man pong sinasabi siyempre si Martin Romualdez. Sige lang ang trabaho ni Martin. Tapos yung mga congressmen natin po, hindi man po pinapansin yung nagsabing ang kontra niya sa confidential fund ay kontra sa kapayapaan. At ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Hindi man po pinapatulan ni Martin. Ngayon, balik tayo dito sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kasi nagbigay po ng 235 million defense aid para sa ating bansa. So, sabi ng ating Pangulo, nagpirmahan sila ni Kishida ng key agreements that aim to propel the momentum of their bilateral relations in the next coming years. Sabi niya, kami niya ng Prime Minister ng Japan, nag-exchange notes sa Official Security Assistance or OSA program para palakasin ang ating military to strengthen the militaries of like-minded countries. Kaya may plot po sila, mga kababayan, laban sa ating Pangulong Bongbong. Hindi mampapayag yung Amerika, pati yung mga Japanese. Siyempre, sasaklulo yan sa atin. Lalo't natunugan nila na baka may hand dito sa mga so-called plot against the president, yung China. Pero nag-pudyo-pilato po yung Chinese embassy. Walaan niyang katotohanan yan.
Never anya kami na mag-involve sa destabilization plot. Sabi kahapon po ng Chinese Embassy, nag-deny agad. So sabi diyan sa balita, di o sa grant worth 600 million Japanese yen or around 235 million pesos will help boost efforts ng ating Department of National Defense by securing coastal radars para sa ating armed forces to enhance their maritime domain awareness capability and maritime security. So sabi ng ating Pangulo, itong grant niya will significantly contribute to mitigating the impact of flooding. Ah, hindi, ito pala, muna. The two leaders also signed the exchange of notes on the $6 million US dollars non-project grant aid to the acquisition of construction equipment para sa North Road Network naman, Improvement and Disaster Quick Response Program sa Bangsamoro Region. Itong grant anyang ito, sabi ng ating Pangulo, will significantly contribute to mitigating the impact of flooding aggravated by climate change sa Bangsamoro Region. So, hindi lang po sa defense, ano? Defense and security yung binigay na tulong ng Japan, pati po sa mga infrastructure that will mitigate yung impact po ng climate change. Ngayon, mga kababayan, sabi ng isang political analyst, napakahalagaan niya ito na naging pagbisita ni Prime Minister Kishida sa ating bansa para mapalakas yung ating defense system at syempre para mamonitor yung mga members ng The Platters. What? Di ba? Sabi po ni Froilan Kalilong, isang political analyst, director ng Local Government Development Institute, ang naging pagbisita niya ni Kishida, lalo na itong pagpirma ng defense agreement with President Marcos, is very important, lalo na for geostrategic and geopolitical relations with regards to the West Philippine Sea. Kishida and Marcos are expected to sign a reciprocal access agreement which would allow troops of both sides access to respective countries. Kaya allergic po yung mga Chinese kay President Bongbong Marcos. Kaya malamang pinapalakas nila yung suporta, pinupunduan yung mga pro-China politicians natin. At mga propagandista. At ngayon nga po, may mga lumilitaw na balita tungkol sa plano daw na ikudita yung ating Pangulong Bongbong. So sabi po ni Kalilong, mas mapapaigting nito ang ating defense, territorial defense, dahil nga ang mangyayari dito ay parang kalintulad ito ng Visiting Forces Agreement na kung saan ay magkakaroon ng deployment ng mga troops coming from Japanese military. He also said there would be exchange of troops and capability and skills transfers under the agreement. Ang gusto po kasi ng China, yung ating military ay yung mga sundalo natin, mga officials, mag-training sa Beijing. Para i-brainwash nila na wala lang na gagawin, matutulog lang habang nagtitake advantage sila dito sa West Philippine Sea. Ganon, mga kababayan, para maging province na nila tayo. Eh sabi ko sa inyo, ingat po tayo sa susunod na midterm election, lalo na sa presidential election po. Ishoot po natin sa inidoro lahat ng mga politiko na pro-China. So sabi ni Kalilong, paniwala ko niya, the move would give advantage to the country's defense capacity para ma-protect yung West Philippine Sea from aggressive actions na ginagawa ng China. Kishida signing of the RAA, the first with an ASEAN member, would encourage the countries from the 10-member bloc niya to be more vocal and decisive with regards to development in the South China Sea, which encompasses the West Philippine Sea. Alam naman natin na ang ASEAN ay medyo nakikriticize doon sa kanilang medyo soft stance, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea. So sabi ni Kalilong, I think iyong gagawin ng Japanese Premier ay isang maliwanag na paglatag ng kanyang foreign policy, hindi lamang para sa ating bansa, kung hindi para sa ASEAN.
I think, Anya, all of these things are actually in the right path. If we are going to look at the renewed relationship that we are going to have with Japan. So, ganun po. O ngayon, doon naman sa isyo, tungkol sa mga hindi na tinuloy ng China na mga projects dito, kasi turn off sa ating Pangulo. Ano ba? Sabi ni Kalilong, meanwhile, Kalilong also counted Japan to continue the projects that were withdrawn by the Philippines because of the latter's backing out from China's development assistance. It would be ideal if Japan would take over the cancelled negotiations and the concessions the Philippines had with China, because Japan's own official development assistance has been anchored on infrastructure, commerce, and jobs.